sila pwede 24 hours nagda-drive. Oh. Eh, yun nga yun eh. Dahil nga sa kapit sa patalim, sobrang ng sweldo, they have to drive like 16 hours straight para lang na matustusan ang pangailangan ng pamilya. So, may isa pa dyan eh. Di ba yung marami naglalagay daw na bus? Alam mo, maraming nagda-drive na walang lisensya o yung lisensya fake. So, in short, hindi dumadaan sa seminar. Yung importante yun. Oo, pare. Hindi mo, kung na-realize natin, no, karamihan talaga ng problema ng bansang to, it all boils down to economics. Yung traffic na yan, it's all economics eh. Bakit economics? Kasi yung jeep, bus, nag-una, pasahero. Tama, oo. Di ba? Wala silang pakialam kung makablock sila ng passage, kailangan nila kumota, wala ka lang boundary. Boundary. So, atik pa rin. Tama. Bottom line. Ito naman, puno ng paghihinayang at hinagpis ang mga kaanak ng mga biktima sa bus accident sa Benguet habang inedetalye ang malagim na sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay. Pakinggan natin ang kanilang mga kwento sa report ni Zai Feniza. Sa kabila ng mga sugat at bali sa katawan, isa lang ang bukang bibig sa amin ni Desiree Juca. Ang mahanap ang kanyang asawang si Jessie na kasama sa aksidente. Tapos yung isa pa, sabi ko, tsaka wala po siya dito. Hindi ko alam kung buhay or... Dahil dito, nagtungo ang News 5 sa mga ward ng ospital, maging sa punerarya para hanapin ang asawa ni Desiree. Dito sa La Paz Funeral Homes, natagpuan namin ang bangkay ng si Jessie. Bagamat napaalam na sa pamilya at kapatid ni Jessie ang sinapit nito, nakiusap naman sila na huwag na munang ipaalam ito kay Desiree para hindi ito makaapekto sa kanyang pagpapagaling. Di naman matanggap ng pamilya ni Nanay Cristina Abade na sa ganitong trahedya mamamatay ang kanyang ina. Isa kasi si Nanay Cristina sa mga nakaligtas noong nakaraang taon sa pananalasa ng Bagyong Pepeng sa La Trinidad, Benguet. Nagpaalam lang daw si Nanay Cristina sa kanyang anak na magsisimba lang. Kaya laking hinagpis daw nila nang kasama ang kanilang ina sa aksidente. Masasabi ko sa kanya, kasi noon talagang gipit kami siyang tumutulong sa amin. Pag may problema kami siya, takbuhan namin. Hindi naman matanggap ni Juliet Quino na sa trahedya mauuwi ang dapat sana'y masayang pagbabakasyon sa bansa ng kanyang kapatid at pamilya nito matapos ang 10 taon na pamamalagi sa US. Pabalik na sana sa Amerika ngayong araw ang mag-asawang Frederick at Rosamine Quino kasama ang mga anak nila na si Nicole at Michael. Pero naisipang dumaan muna sa lolang taga La Union ang mga mag-anak. Hindi na po sila nagkita nung lola. Actually, sinusundo na po yung lolo nila na yon. So, they will come and see yung mga bata na hindi na sila buhay. Ang driver naman ng naaksidenteng bus na si Romeo Subang Jr., na una nang napabalitang binawian ng buhay, eksklusibong nakuna ng News 5 na nagpapagaling sa Surgical Intensive Care Unit ng Baguio General Hospital. Ayon sa mga doktor, stable na ang kanyang kondisyon. Zai Feniza, News 5. Natagpuan na ang bangkay ng dalawang pilotong sakay ng Navy helicopter na nag-crash sa Zamboanga City noong isang araw. Isang misa ang inalay para sa mga ito na malaking kawalan daw sa Navy. Narito ang report ni Teddy Bear Arquisa ng TV Zamboanga. Bandang alas 8 ng gabi, isang misang inalay ng Naval Forces Western Mindanao para sa mga pilotong namatay nang mag-crash ang chopper ng Navy sa Santa Cruz Island sa Zamboanga. Ang mga asawa ni Lieutenant Tristan Corpus at Lieutenant Gerald Tamayo hindi mapigil ang iyak habang hawak-hawak ang larawan ng mga namatay na piloto. Present ang halos lahat ng mga opisyal ng Navy at pista ng dalawa, pati ng iba pang kaanak ng mga nasawi na nanggaling pa Luzon. Ito ang Lieutenant Rodgard Barbera, Commanding Officer ng Naval Air Group at pista Lieutenant Corpus sa PMA Class Batch 982, kinento rin ang mahuling oras na nakasama niya ang kaibigan. Marami ako namimiss sa kanya. Hindi ko maisa-isa. Basta yung buong TJ, Lieutenant Corpus, yun ang namimiss ko sa kanya. Malaking kawalan daw sa kanila si Lieutenant Corpus, na isa umano sa mga pinakamagaling na piloto sa kanilang grupo. Ang pagiging makulit naman daw ni Lieutenant Tamayo ang hindi makakalimutan ng kanyang squadmate sa PMA Batch 93. Malakas kasi siyang kwan yung magbiro na
Yung parang nanggagago lagi. Like what, sir? So, ulat yung itakbo-takbo niya yung gamit mo, ganyan, itago niya. May pupuntahan kayo, tapos itago niya. Nag-rally ka ngayon, hanap-hanap mo. Only to find out na nandun lang sa kanya. Bayani naman kung ituring ng NAP for WEM ang dalawa. We would like to thank the family. On a personal note, I'd like to thank the family basically for the services, the honorable services that their sons and husbands have rendered. Inaasahang ililipad ang mga labi ng dalawa papuntang Stanley Point sa Cavite ngayong araw bago iuwi sa kanilang mga tahanan sa Baguio at Port Bonifacio. Jolly Boy Analyst Arkita, sa Pool sa News 5. Alam mo, paring Ariel, hindi Teddy Bear. Teo Diver. Hindi, okay. Ng TV 11 Sambuanga. At least katulong, buting dinaging Koala Bear. Hindi nga, alam mo yung pagka, yung, ito naman, haka-haka lang naman. Oh, okay. Yung pagkamatay sa bus. Mm. Kasi di ba may kasabihan na pag oras mo na daw ay oras mo na. Mm-hmm. Yan ang problema minsan pag masyado kang maingat sa pagkain. Mm. Kunyari, gulay ka lang. Eh kung oras mo na, sasabihin sa taas, teka, paano ko papatayin ko? Maingat sa pag... Yun ang minsan... Paano ka papatayin sa sakit? Eh, maingat ka. Kaya kailangan na... So, yung nasa taas, maghahanap na ibang paraan. Oh, yun. It's either... Ayun, mahulog ka ko saan. Diba? Ang opinion po ni Ariel ay kanya't kanya lang. Hindi pa dala yung opinion ng programa sa pool. So, maghahanap si San Pedro na ibang paraan para mamatay ka. Kung maingat ka sa katawan mo, idadaan sa disgrasya. Ito naman ay kuro-kuro lang. Kung maingat ka naman sa pagmamaneho, ano naman pwede? Pwedeng baksakan ka ng ano, billboard. Abangan! Pagsakan ng billboard, ha? Abangan mamaya sa Talo Panalo ang iba't ibang mga mungkahi para pagkunan ng buwis! Okay, bago tayo mag... Ano yung sinabi mo kanina? Tungkol dun sa pagkamatay? Hindi, oo nga, di ba? Hindi, gusto ba ulitin ko? Kung mas pogi ang dating pag hindi na disgrasya, di ba? Oo, hindi. Kunyari, maingat ka, kumakain ka ng gulay. Oh. Ngayon, sabi ni Lord, paano kung kaya papatayin ito, maingat sa ano? Sabisa baka sa aksidente. Mga ganon. Oh. Ito naman ay sariling ano lang naman. Kwento. So, mas maganda itsura pag... mas okay itsura mo sa kabaong kapag sakit. Medyo, medyo wasak ang ano mo nun, di ba? Okay. Ah, hindi ka na pogi, di ba? So, sige na. Diretso na agad tayo sa Talo o Panalo. Iba't ibang panukala na po ang nagsusulputan para mabawi ang gobyerno ang kikitain sana sa naunsaming VAT sa toll. Pero ngayon pala, meron nga ang mga kumukontra. Narito ang report ni Christina Lazo. May nakikita raw na alternatibong pagkukunan ng buwis ang Independent Philippine Petroleum Companies Association o IPCA habang may TRO pa sa pagpapataw ng VAT at pagpapatupad ng toll hike. Magandang ideya raw kung muling papatawan ng 3% tarifa ang langis. Matatandang inalis ang tariff sa mga produktong petrolyo noong panahon ni dating Pangulong Arroyo dahil sa ASEAN Agreement. Pero kapag naibalik ang taripa, tinatayang aabot daw sa hanggang 12 bilyong piso kada taon ang kikitain ng gobyerno. Pinag-uusapan na raw ang bagay na ito sa Kamara. Ang sabi ni Congressman Mandanas, na chairman ng Ways and Means Committee, they are seriously considering their imposition of the 3% VAT, sinabi niya ng SONA, not 3% tariff sa oil, because napakadali noon na makolekta dahil sanay na naman ang tao at sanay naman ang oil companies na nagbabayad ng 3%. Pero para kay BIR Commissioner Kim Henares, hindi raw ito magandang ideya dahil siguradong mas madami ang aalma. Ang suggestion ng ibang tao is imposition tariff on fuel, so that will impact everyone every time they fill their gasoline. It's on a per liter. So between the two, I would think it should have been more acceptable to accept the VAT on toll rather than ano. Pero ang minungkahi naman ni Health Secretary Enrique Ona, napatawan ng 90 pesos na buwis ang kada pakete ng